Magandang araw mga kababayan. Ikaw ba ay nagbabalak ng mag-for good o manatili sa Pilipinas para makasama ang mga mahal mo sa buhay? At ngayon, gusto mong malaman kung may makukuha bang tulong sa OWA ang isang OFW na nagnanais ng mag-for good sa Pilipinas? Tamang-tama po ang bidyong ito sa iyo, kabayan, dahil tinalakay po ng mismong taga-OWA ang mga benepisyo at serbisyo na maaaring makuha ng isang active OFW na gusto ng mag-for good at magnegosyo na lang sa Pilipinas. Narito, pakinggan po ang buong video para mabigyan po kayo ng linaw nang malaman po ninyo kung ano-ano ba ang mga benepisyong ito at kung paano ang proseso at hakbang para maabil ang mga programang ito ng isang OFW na nagbabalak ng manatili sa Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan na nagtatanong sa ating nanais na nilang mag-for good sa Pilipinas. Meron po bang mga binibigay na tulong sa mga kababayan natin? Yung halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, halimbawa maliit na sari-sari store o kung ano pa man na business na pwede nilang itayo pag uwi nila, pag mag-for good na sila sa Pilipinas. Meron po kami mga programa. Doon sa mga na-terminate po, hindi naging maganda ang karanasan overseas, no? We have this livelihood grant po. That's for active members po. We call it Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, no? That's 20,000 livelihood grant po. Yan po ay cash na ibibigay, but i-chine-check po yan ng aming mga regional offices na talagang mapupunta doon sa negosyo. So that's a grant, 20,000 po. Pero kung hindi na active, may at least dalawang contribution, that's 10,000. Pag isa lang po ang contribution at hindi na active, that's 5,000 po. So mahalaga po talaga na ginagawa natin at kailangan updated, active ang ating status pagdating sa OWA membership, no? There's another one po doon sa mga organizations naman, kung merong Filipino organization sa Pinas, no? Mas malaki pong halaga, it's a grant. Malaking halaga, it's 500,000 pesos po. Grant po ito, but you have to check with the regional office. We call it tulong puso. Doon naman po yung mga sa Filipino organizations as mentioned to. Linawin ko lamang po mga kababayan, ang tulong puso po ay para ito sa mga OFWs na may kagrupo o organisasyon. Para maabil ang programang ito na tulong puso, kayo ay kinakailangan maghikayat o bumuo ng membro. Pwede po sumali sa inyong grupo ang inyong kapamilya at ang mga ex-OFW ay pwede rin po sumali sa programang ito. Tandaan niyo lamang po mga kababayan, kapag magbuo po kayo ng grupo, dapat ang 80% ay active members sa OWA at ang 20% ay pwede na dito ang mga ex-OFW at ang mga kamag-anak ninyo. Kapag ang isang organisasyon ay maraming membro, halimbawa, kayo ay nasa 31 na membro, kayo ay mabibigyan ng 1 million grant. Kapag naman 16 ang membro, kayo ay makakatanggap ng 500,000 pesos. Kung 11 to 15 naman ang membro, ay makakakuha ng 250,000 pesos. Kung may 5 o 10 membro, kayo ay makakakuha ng 150,000 pesos. Grant po ito. So, ibig sabihin, ito ay hindi ninyo babayaran dahil ito ay bigay mismo ng OWA. Ng OWA para sa mga OFW na gusto magkaroon o gusto magtatag ng pangmalakihang negosyo. Doon naman po sa gustong magtayo ng negosyo na pangmalakihan, no? Meron po kaming isang program, we call it Entrepreneurship Development and Loan Program. This is in partnership with Land Bank. Ang minimum po ay, it's a loan po, no? Loan program po ito. Minimum po is 100,000, maximum ng 2 milyon ang pwede utangin para po sa individual na loan. Pagdating po naman pag group loan, hanggang 5 milyon po ang maximum. So, OWA po, magbibigay po siya ng training, tapos i-endorse po ito sa Land Bank once nakapag-decide si worker na to pursue talaga yung negosyo. Ang Land Bank po ang mag-check, mag-evaluate at mag-approve ng loan. Gaano po ba kahirap o kadali ang pag-a-apply ng mga grants o ng mga loan na ganito? Madali lang naman po, you just follow po doon sa kung di ba naka-post naman po 'yun sa website namin o kundi lumapit sa regional offices namin, no, kung ano yung mga requirements. Kailangan po makapag-comply doon sa sineset na requirements. Kunyari sa loan po, there should be a business plan at titignan po nila sustainability, kakayanin ba ito ng, kunyari yung amortization, kakayanin ba siya? So, in-evaluate yun. May mga permit na kailangan kasi the other documents naman, like yung
yung record, that's number one, na kayo ay OO member, mag-generate namin yan. But the, yung iba po, na simple lang naman po, pagdating sa meron yung kunyari doon sa loan, kailangan ng ano ng barangay o ng permit ng City Hall. So makikita nyo po doon may listahan kung sakali di pwede kami mag-provide doon sa mga nagtatanong, no? At doon naman sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, yung grant po, simple lang yun. Proof po ng termination. Isa yun sa mga hinihingi na requirement. Tapos membership, we have that. So, at saka yung business plan naman, that's part of the ano na, na i-assist sa kanila. So, madali lang po actually. They would just have to follow po. Hindi kasi pwedeng basta ibibigay ho. Dahil meron po kaming commission on audit na nag-check kung lahat ng dokumento ay nakasubmit. Pag nag-release po ng isang assistance, kailangan po kompleto yung mga documents. Good evening po, sir, ma'am. Last ko lang po sa inyo, sir, dito po ako sa China. At naka-schedule po ako umuwi at plano kong mag-for good kasi meron po akong sakit sa kidney. Ask ko lang po sa inyo, kung meron po ba ako makukuha sa OWA na tulong para sa medication ko. Matagal na po akong OFW since 1989 to now po. Hong Kong po ako nagtagal po. Ayan. Check po natin ano sa aming membership. Yung kung kayo po ay nakaregister. Pero kung kayo po ay nagtagal sa Hong Kong, most likely kayo po ay nandito sa aming record. Ano? Meron po tayong OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Yan. Meron din po tayong telemed na pinapatakbo. Ngayon po, pag-uwi po ninyo ng Pinas, pwede po kayong magpa-check up po doon sa OFW Hospital po na nasa San Fernando, Pampanga. And then, i-assist po kayo doon. And also, pwede rin po kayong lumapit sa mga regional welfare offices po natin dito pag-uwi ninyo para mas ma-assist kayo. Kaya lagi po ninyong tandaan, mga kababayan, dapat aktibo ang inyong OWA membership dahil mas inuuna o prioridad ng mga taga-OWA ang mga aktibong nagbabayad ng membership. Kaya kung ikaw ay nagbabalak ng mag-for good sa Pilipinas, siguraduhin pong aktibo ang inyong OWA para mapakinabangan mo ang mga programang inilaan para sa mga OFWs. At kapag nauwi na kayo sa Pinas, magtungo ka agad kayo sa OWA regional na malapit sa inyong lugar. Huwag niyo na pong hayaan o antayin na ma-expire ang iyong dokumento dahil ito ang hahanapin ng mga taga-OWA kapag kayo ay mag-apply ng mga programa nila. At sundan niyo lamang po ang mga nasabi sa video kung ano-ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin para makakuha kayo ng tulong sa OWA. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Sana ay nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito. Mag-ingat po kayo palagi.